Hi guys, welcome back. Meron pong balita dito sa Japan. Kamakailan lang ay mayroong isang Pilipino na hinuli ng mga pulis dito sa Japan. Ang dahilan po ay dahil nagbebenta siya ng mga gamot galing ng Pilipinas sa kanyang mini grocery store. Kung may business po siya na mini grocery store, it means na meron siyang business permit, but unfortunately, hindi po kasama doon yung pwedeng magbenta ng mga gamot na galing ng Pilipinas like Biogesic, Bioflu at iba pa. Dahil bawal po yon ibenta dito. Ang isang case niya ay yung pagpapautang with interest and with collateral na passport. Bawal din po yan dito sa Japan lalo na kung wala ka namang business permit para sa lending. Marami po nagtatanong sa akin kung pwedeng magdala ng gamot sa ibang bansa lalo na po yung mga umiinom ng gamot na may maintenance. Ang sagot ko lagi ay pwede dahil pwede naman po talaga. Ako mismo ay nagdadala ng gamot na galing Pinas para sa personal use ko. Take note po, nakikita po sa x-ray yung mga gamot na nasa suitcase nyo. Mari po kayong sitahin at ma-confiscate yung dala nyong gamot kung masyado itong marami na mukha ng pangbenta, okay? Sa pagkaalam ko guys, ang pagpapautang naman at ang pangungutang ay nangyayari talaga kahit saang bansa, hindi ba? Pero kailangan may business permit ka para sa lending, lalo na kung nasa ibang bansa ka. Dito sa Japan ay napakahigpit nila pagdating sa pagpapautang ng may interest at bawal po ang magpa-collateral ng passport. Disclaimer lang guys, I have nothing against dun sa Pilipinong nahuli. In fact, naawa ako sa kanya. Siguro naman may mga natulungan din naman siya, lalo na yung mga taong lumapit sa kanya para mangutang. Pati na rin dun sa mga Pilipinong mas hiyang uminom ng gamot na galing sa Pilipinas. Pero ang batas po kasi ay batas at kailangan po natin itong sundin para makaiwas tayo sa problema. Ipag-pray na lang po natin siya na sana maayos agad kung anumang case meron siya ngayon at maging lesson po ito sa ating lahat. Lalo na doon sa mga Pilipinong mahilig magnegosyo sa ibang bansa, okay? So, thank you so much guys for watching and I will see you again soon on my next video. Bye!